guys, welcome to another episode ng ZNB Exotics. At kasama ko si T2 Jules. So guys, napakaganda yung araw ngayon para simulan namin ang aming Manila Ocean Park adventure. So guys, napakarami namin audience na manonood ng vlog namin, no? So guys, di ba? So, ano ba inaantay nyo kundi mag-subscribe kayo sa ZNB Exotics at sa T2 Jules Reptiles. So tara guys, simulan na natin ang Ocean Park adventure. So mga guys, nakapila tayo sa oceanarium. So napakaraming tao kung makikita nyo. Remora. Ano yun? So mga guys, nandito tayo sa first part ng... Ang tawag dito? Part ng oceanarium. So makikita nyo, napakaraming mga rainforest setup. So nakakatawa kasi ang daming tao dito. See? Nakakapagod ang pagkat dito. So guys, nakakatuwa ang lalaki nyo. Ito Oscar to yo. Ito may compare ng size niya sa kamay ko. Saka yung mga hammerhead sharks nila. Napakalalaki ito. Guys, ang laki yo. Diba? Dito ba na guys? Bigla na lang ako nainggit. So, ano ba tawag dito? Above ground na pond. Napakaganda oh. So, gusto ko rin magkaroon ng ganito sa bahay. Sana. Ang ganda. Ang sunod natin pinuntahan, ang The Reef. Dito, makikita natin iba't ibang klase ng mga saltwater fishes. Pati na rin yung mga magagandang mga corals. Ang napansin ko talaga, ang mga saltwater creatures ay talagang kakaiba ang itsura. Napakaganda nila at nakakamangha. So mga guys, pag may ganito ka kalaking aquarium, paano mo kaya lilinisin, di ba? So, napakahirap siguro linisin. Ay, tiyo mo, sakto ganito yata maglinis ng aquarium nila. At ang sunod nating napuntahan, ang Living Ocean. Dito naman, talagang napakaganda. Parang nasa ilalim ka ng dagat. At napakaraming nagpapapicture dito at tumatambay. Napakaganda naman talaga kasi ng spot na ito. So guys, nakakapagod mag-ikot dito. So parang itong isdang to, napagod na rin. Pahinga muna kami. Sa attraction dito sa Manila Ocean Park, ang tinatawag nilang World of Creepy Crawly. Ito yung mga exotic animals like mga reptiles, mga turtles, mga snakes. At dito ay kinakatuwaan talaga ng mga tao. Napakaraming nila kung makikita nyo. Napakaraming mga namamangha sa mga ahas at reptiles. So guys, tara ikutin pa natin at para makita pa natin ang ibang mga reptiles pa dito. So ito guys, mga previous na punta natin dito, hindi pa natin na-try pumasok sa mga penguins. So ngayon susubukan natin at tingnan kung ano yung experience. First time kong makakita ng mga penguins. Nakakatuwa silang lumangoy at nakakaaliw silang panoorin.
At sayang hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mapakain sila. Bukod pala kasi ang bayad sa feeding ng mga penguins sa entrance nito. Pero talagang nakakatuwa at nakakaaliw silang panoorin. At masaya na ako makakita ng isang penguin. Isa sa mga attraction dito ang mga jellyfish. Dito, madilim ang kwarto at ang mayroong mga ilaw ang bidang mga jellyfish. Kung makikita nyo kasi sila, talagang napakaganda nila at nakakatuwang panoorin na lumangoy. Kung mahilig kayong magpicture at magpost sa Instagram, siguradong makatutuwaan nyo dito kasi napakaganda nila sa camera. So mga guys, hanggang dito na lang muna at nagpapasalamat kami sa pagsama nyo sa amin dito sa munting adventure namin sa Manila Ocean Park. Nagpapasalamat po. Medyo maraming tao. So nagpapasalamat po ako dito, Jules, sa pagsama sa amin munting adventure. So thank you, Tito Jules. At sana maraming collaborations pa tayo. Thank you, Tito Jules. Thank you.